biruan lang, yung B, sama ka na sa amin. Okay na tayo, ganun-ganun. At sabi niya, boss, provincial employee ako eh, mahirap, hindi ako pwede maging leader, ganun-ganun. So sabi ko, kasi I'm bumubuo na ako ng campaigners ko, but on a limited time, kasi di ba alam mo naman yan sa kampanya, yung nasa yun na right just talagang before the election, 6 months, yun talagang tao mo. Marami kasing iba, pag 1 month na lang o 2 weeks na lang na parang ang feeling na manalo ka, tsaka sila lalapit na, oh, nasa iyo ko, nasa iyo, yun ang iyo ko. Kaya sinasabi ko kay Jack that we must have a time frame. Sakit nung pag-isipin na dahil sa trabaho ng tatay ko, ganun-ganun na lang napatay nila yung security bodyguard driver ni Congressman Arnie na si Giovanni Katubay po. Ano ang papel niya sa krimen? Siya po ang bumubuntot kay Papa galing sa Santa papunta ng Bayawan City. Tapos nung pabalik si Papa pauwi na, saka siya pinatay siya rin ang nakabuntot po. Nung una pa po, hindi ko pa makonclude kung bakit binaril yung tatay ko. Kasi wala naman yung kalaban ng tatay ko. Ang ano lang ng tatay ko, pag umaga, pagka 6, pupunta na ang simbahan, tapos magsiserve. Tapos pag-uwi niya, saka siya tatrabaho. Ganon ang routine ng tatay ko eh. Kaya yung mga tao nun talagang takot. Pero may Diyos naman na buhay, pinagdarasal na lang namin. Talagang doon naman tayo pupunta lahat eh. Tayo naman ang may alam kung anong ginagawa natin. Magandang tanghali po, Mr. Chair. Ako po si Sherwin Lee Janco, ang anak ni Virgilio Janco Sr. na isang government employee ng Province of Negros Oriental under the Engineering Department. At ang tatay ko rin po ay isang minister. Siya po ang coordinator sa lahat ng mga project, saka yung mga taong nangangailangan kay GOB sa Santa Catalina, Bayawan at sa Kabasay. Tapos siya ang tumutulong sa mga tao para dalhin kay GOB kung anong kanila mga kailangan. Pero sakit nung pag-isipin na dahil sa trabaho ng tatay ko, ganun-ganun na lang napatay nila. Alas 9 ng umaga, tapos ang tatay ko ay natamaan ng 19 gun wounds shot ng isang KG-9. Kailan nangyari ito? August 27, 2020 po. Opo. Saan? Sa Norso, Bayawan, Santa Catalina, campus po, sa harap ng Norso School po, University. Norso? Negros Oriental State University. Negros Oriental State University? Po, sa harap po ng gate. Okay. Paano, nahuli yung mga salarin? Wala pa pong nahuli kasi pinile pa po ng CADG yung kaso po. Tapos yung pinile nila, yung mga spotter lang na nakasunod kay Papa at saka yung nag-drive ng motor ng gunman. Kasi po yung gunman, nakabunit po. Hindi nila makilala. Tapos yung na-filean, yung security bodyguard driver ni Congressman Arnie na si Giovanni Katubay po. Ano ang papel niya sa krimen? Siya po ang bumubuntot kay Papa galing sa Santa papunta ng Bayawan City. Tapos nung pabalik si Papa pauwi na, saka siya pinatay siya rin ang nakabuntot po. Tapos palagi siyang may hawak na cellphone na parang may tinatawagan. Tapos po, nung pinakita ko po yung picture ni Giovanni. Sino yung tao na yun? Giovanni Katubay po. Giovanni Katubay? Giovanni. Giovanni? Opo. Sino siya? Ano siya? Security bodyguard driver ni Congressman Arnie Teves po. Identified talaga yan na yes po. Driver ni Congressman Teves? Yes po. Kasi lahat naman doon nakakilala sa kanya eh. So saan siya ngayon? Patay na rin po. Patay? Opo. Sino pumatay? Hindi ko po alam. Kaya nung namatay siya, nalungkot ako eh.
Kasi siya lang ang talagang makakapagturo kung sino talaga ang pumatay sa tatay ko. Pero namatay rin siya, di wala na rin kaming magawa. Pero yung gunman, hindi pa nahuli? Hindi pa po. Yung... Saka yung isa yung nag-drive ng motor po, ng gunman. Na-identify din yun? Na-identify din po, si Anthony Kadusali po. Hanggang ngayon, at large pa? Opo. Kasi nung final yung kaso ng tatay ko nung February last year, hanggang ngayon, wala pa pong ano eh, decision ng court. Ah, so nasa korte na? Nasa korte po. Sinong sala may hawak? Sa Hall of Justice po, hindi ko po, hindi ko po alam kasi ang sabi lang sa akin ni Colonel Huesca, pag ma-proceed na daw yung kaso, tatawagan lang po kami. Kasi sila ang mag-pre-present eh, kasi nasa kanila lahat ng hard drive ng CCTV ng Bayawan City po. Kasi nakuha nila yung lahat ng CCTV po. Yung driver bodyguard ni Congressman Arne Teves na na-identify at kinasuhan bilang accomplice ng kaso. Opo. Anong pagpatay ng father mo? Ano kinamatay? Binaril po. Binaril din? Opo. Kailan siya binaril? Last November yata yun po. November of last year? Oh, yeah po. Alam mo kung sinong bumaril? Hindi po. Anong dahilan? Hindi ko rin po alam. Anong pangalan? Giovanni Katubay po. Giovanni Katubay. PNP, paki-take note ito. Para ma-follow up niyo itong kaso na ito kung sinong pumatay nito. Giovanni Katubay. At yung tatay mo, bakit siya binaril? Anong dahilan? Nung una pa po, hindi ko pa ma-conclude kung bakit binaril yung tatay ko. Kasi wala naman yung kalaban ng tatay ko. Ang ano lang ng tatay ko, pag umaga, pagka 6, pupunta na ang simbahan, tapos magsiserve. Tapos pag-uwi niya, saka siya tatrabaho. Ganon ang routine ng tatay ko eh. Tapos nung bago namatay yung tatay ko, nag-usap po kami. Sabi niya sa akin, Sherwin, pumunta sila ng birthday ng may relative friends kami na na-assign na captain, police captain sa Basay. Tapos inimbita siya kasi taga Bohol rin eh. Kasi yung tatay ko taga Bohol. Nung pagpunta niya doon, nagpang-abot sila ni board member Jack Raymond at saka ni Mayor Henry Teves po. Tapos, hinawag siya, hinausap yung tatay ko na sinabihan siya na ano na, sumama na daw sa partido nila. Kasi malakas na daw yung agos nila at saka yung barko ni Governor Digamo, palubog na raw. Eh ang sinabi naman ng tatay ko, eh Mayor, empleyado lang ako ng probinsya. Kung sino ang governor, siya ang boss ko. Yun ang sinabi ng tatay ko. Pagkatapos, nag-reply naman daw si Mayor Henry Teves na Biyok. Ang tawag sa amin doon sa tatay ko, Biyok. Pero pag silang nagkakausap, sabi ni Mr. Mayor Henry, Yukbi. Kasi sabi niya, Yukbi, bibigyan lang kita ng isa hanggang dalawang buwan na makapag-isip. Tapos wala lang yun sa akin. Tapos nung yung tatay ko nung binurol na, pumunta doon sa amin kasi nagmisarikim yung kaibigan naming pare, si Father Frank Pomigiano. Tinawag niya ako, sabi niya, Sherwin, yung tatay mo, pinagsabihan ko na mag-ingat siya. So bakit naman, Father? Pumunta si Arnie doon sa kumbinto. Tapos, ang una niyang sinabi sa akin, nagtanong siya kung sino ang pari ng Paris Priest ng Amyo. Sinabihan niya, ba't hinahanap mo yung Paris Priest ng Amyo? Siya, ba't tinitira niya ako pag naghuhumili siya?
na ano daw yung mga daan doon sa bundok. Eh, hindi ba niya alam na naka-helicopter ako? Tinitingnan ko yung buong probinsya kung saan ang magandang gawin na proyekto. Tapos noon, parang sabi ni Father, parang ginamit lang niya noon para makausap niya si Papa. Kasi pagkatapos noon, sinabi niya, nandito ba si Biok? Siya ba tinahanap mo si Biok? Is, sabi niya, ano naman yan? Minister, tapos sama-sama sa laging kasama mo sa pag pumupunta ka ng bundok, empleyado yan ng province. Ang tugon naman ni Father Frank, ang tugon naman ni Father Frank kay Kong Arnie, sabi niya, mas maganda nga yan, nakakatipid yung probinsya. Kasi yung ginagamit na sasakyan, yung sasakyan ko. Tapos pagpunta namin doon sa bundok, kung anong kailangan ng mga constituent doon na kailangan nila ng balastro o kailangan nila ng equipo, sinasabihan nila si Papa. Tapos nagagawa naman agad kasi si Papa, kinu-coordinate, pagsabihan mo yun si Biok. Tapos umalis na po siya. Tapos sabi ni Father sa akin, Sherwin, kahit sa loob-loob ko, talagang wala akong ibang may ano sa Papa mo nagagawa nun, talagang sila lang. Pero mahirap naman na itumbok natin sila. Kasi kahit pag umiikot ka doon sa Negros, talagang pag sinasabi na Arnie Tevez, kinatatakutan eh. Kahit nga pag may nung nagmotor ako, may nakasabayan akong nagmotor tapos may checkpoint. Paghinto ko, binigay ko yung lisensya. Tapos yung restro ko. Tapos yung katabi ko, walang restro, walang lisensya. Sabi lang, Chet, tauhan ako ni congressman namin. Tapos pinadaan na sa checkpoint. Kaya yung mga tao doon talagang takot. Pero may Diyos naman na buhay. Pinagdarasal na lang namin. Talagang doon naman tayo pupunta lahat eh. Tayo naman ang may alam kung anong ginagawa natin. So sa ngayon, ang kaso ng tatay mo, yung pagpatay ng tatay mo ay... Wala pa pong balita po. Pero nasa korte na. Opo. Nasa korte na. PNP, follow up niyo yung kaso na ito. Pero totoo yan, Mr. Henry Tevez, na kinausap mo yun si Biok. Ang tawag mo pa, Yuk B. Before siya namatay? He was, our relationship goes back to pre-2002 levels. Siyempre, ang tawag na namin, ang tawag ko sa kanya, Yuk B. Okay. Ang tawag niya sa akin, at the time, siyempre, mayor, right? Even though, cordial. At that time, I was with Mayor Jack the time. Jack was a board member then. Nagkita kami doon sa party ng chief taga-Bohol. I cannot recall his name. But before he was assigned in Basay, he was assigned in Bayan City. Then he was transferred to Basay kasi major lang siya, hindi siya kernel eh. Munisipyo siya. So during that party, I was there. Biroan lang, Yukbi, sama ka na sa amin. Okay na tayo, ganun-ganun. At sabi niya, boss, provincial employee ako eh. Mahirap. Hindi ako pwede maging leader. Ganun-ganun. So sabi ko, kasi I'm bumubuo na ako ng campaigners ko. At on a limited time, kasi di ba alam mo naman yan sa kampanya. Yung nasa'yo na right just talagang before the election, 6 months, yun yung talagang tao mo. Marami kasing iba, pag 1 month na lang o 2 weeks na lang na parang ang feeling lang manalo ka, tsaka sila lalapit na, nasa iyo ko. Yun ang iyo ko. Kaya sinasabi ko kay Jack that we must have a time frame. Kailangan, by end of December, yung leaders natin, yun ang leaders natin, kasi huwag ka nang magtumanggap ng leaders na papasok na lang sa grupo pag nakikita nila na we are winnable. But sino yung Jack...
Mayor Jack Raymond was a former board member who is now the mayor of Bayuan. Jack, tapos Raymond ang last name. Yes. Jack Raymond. Yeah. Yes, kami magkasama noon and si Major, kasi apelido ka rin ni Mayor, Major Lavisto. But, yeah, he thought it was his birthday party. I was there. It was lunchtime po. I know that conversation happened between me, Jack, Major Lavisto, and Yok Pipio. Yes, sir. Pero wala ka idea o meron ka idea doon sa nahuli na spotter na according to them is driver bodyguard daw ni Congressman Arne. Kilala ko yan because way back in 2001 or 2002, he was my driver sa ano ko, San Miguel Delivery for about 3 or 4 years. Before he resigned. At he was my rin, driver for 3 or 4 years. Alam mo rin na namatay na? Pinatay? Yes, sir. Namatay yan mga last year po siguro. He was shot somewhere in Santa Catalina. Opo. Do you have any idea? Yeah. Kung sinong pumatay nun? No, sir. No. But yung sinabi ni ano ni Father Frank Bumediano, kaibigan ko rin yan. And if, I'm sure he can also vouch for my character, si Father Frank himself, because he's a very good friend of mine also. Mr. Chairman. Thank you. Mr. Henry Tevez. So, meron ka pa? Meron ka pang sabihin? Wala na. Thank you, Mr. Sherwin Lee Dianco.